Thank you.
Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to Victory Las Piñas. I'm Edrey, one of the pastors here. At marami you guys are wondering, why are we shooting in our own homes right now? Well, we are just moving in wisdom with everything that's happening now in our country. We're just taking precaution, basically. At we're not moving in fear, but you know, we just would like to assure you guys that we do your safety, our volunteers and our staff is very important to us, and that's why we're doing this for now. Don't worry, this will be temporary. You will be seeing our venue in the village square soon. In fact, we will have announcements soon as well, so abangan na lang natin yan. Abangan nyo yan sa inyong, sa ating page in Facebook, Victory Las Piñas. Do let us know as well kung saan kayo nanonood ngayong araw na to, saan kayo umaatin ng church ngayong araw na to. Put in your barangay here in Las Piñas, or you know what, or whatever part of the country or even the world. Do let us know para naman maka-interact namin kayo ngayong araw na to. Alright? Let's take this time to pray as well before anything, before we start worshiping. Alam ko, marami tayong nababalitaan, marami tayong naririnig in the news. So many things are happening in our country, but you know, we will move in faith. God, we thank you for your goodness in our country and beyond. Salamat, Panginoon, that you are sovereign, that you are in control. And Lord, we pray for more faith, that you are the author and the perfecter of our faith, God. So Lord, in whatever season we may be in, God, you are the one increasing the faith in us. We pray for healing as well, God, for the people who are directly or indirectly affected by the pandemic. At salamat, Panginoon, dahil Lord, this virus has nothing on you. Lord, you are the most powerful one. We pray for our leaders as well. We pray for wisdom so that they will know what to do, and we stand with them, Lord. Salamat, Panginoon, that you are raising up a new generation of leaders as well coming in this season. And thank you, God, especially for our frontliners. So we declare rest and healing and protection over our frontliners that are serving tirelessly the people of this nation. Lord, thank you. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright. And also, we would like to take this time to pray for our campuses, dahil ngayon ang ating that's a calling of our movement, of our church. We do campus ministry as well, and we would like, you know, we're partnering with a lot of campuses, so we'd like to pray for this Sunday, Bloomfield Academy. Yay. Lord, thank you for this campus, Lord. We may not have a physical school yet, students are gathering, God, in online classes, but thank you that you are faithful in their lives. Lord, we thank you, God, sa buhay ng mga kabataan, ng mga estudyante, at Lord, ng mga staff, ng mga teachers, at admin ng school. So thank you for your protection and healing. At the same time, Lord, that the creativity, God, to be able to learn, especially in this season. And we thank you, God, for open doors as well, so that your name will be declared even more, so that more and more, Panginoon, mga kabataan, mga estudyante, Panginoon, makilala ka at malaman, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa buhay nila. So thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, why don't we open up our Bibles to Psalm 29. We're going to be reading from the New Living Translation. And it says here, honor the Lord, you heavenly beings. Honor the Lord for his glory and strength. Honor the Lord for the glory of his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. The voice of the Lord echoes above the sea. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty sea. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord splits the mighty cedars. The Lord shatters the cedars of Lebanon. He makes Lebanon's mountains skip like a calf. He makes Mount Hermon leap like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with bolts and lightning. The voice of the Lord makes the barren wilderness quake. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord twists mighty oaks. He strips the forest bare. In his temple, everyone shouts glory. You say that with me. You can type that in the comment section. Glory! Say that with me. Glory! The Lord rules over the floodwaters. The Lord reigns as king forever. The Lord gives his people strength. The Lord blesses them with peace. And let this word be alive in us ngayong linggong ito. In spite of everything that's happening around us, we will honor the Lord because he is king forever and he rules forever. Why don't we take this time to worship and honor God together as one church?
There is new life in Jesus Christ, a new hope, a fresh beginning. What's more amazing is that He wants us to experience it every day in every area of our lives. He's always inviting us to be near Him so we'll know that He is faithful and His love for us never ends. Let's worship the Lord. Right here in this place, we want nothing more than to be with You, to be with You. Right here in Your peace, nothing else will do than to be with You, to be with You. Here at Your feet, casting all our cares, we will lay them down, lay them down, offering ourselves, hearts to You we bring. We are here for You, here for You. Lord, for with You we are satisfied. Even in the midst of difficulties, we find peace, we find comfort in Your presence. You turn our fears into joy, our weaknesses into strength, our mourning into dancing. You make things beautiful according to Your perfect will. That's why we are here, to worship You, for You are faithful. Hallelujah. Washed me white as snow.
once in darkness, now I know you say, you say, and you give me beautiful ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing, and that's what you do, and that's who you are. That's what you do, that's who you are, oh Lord. Hallelujah. Brand new eyes, brand new hands, you have wiped away my past. Brand new day, brand new life, you have pulled me from the lies. You say, and you say, and you give me beautiful ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing, and that's what you do, and that's who you are. And you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing, and that's what you do, and that's who you are. And you give me beautiful ashes, and you turn my mourning to dancing, and that's what you do, and that's who you are, and that's what you do, and that's who you are, and that's what you do, and that's who you are. Whatever is happening in our country, na naman Panginoon ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon, you are the ruler of the nations. You are the ruler of our nation. And Lord, we declare goodness, and that, Lord, this will give us strength, God, to continue in doing, God, the calling that you have given us. So we honor you, and we worship you. In Jesus' name we pray.
while we are still in the spirit of worship, today is actually Communion Sunday, and we're going to give you time to prepare some, but we've announced it as well. But this will be a perfect time, napakagandang panahon na magkakahiwalay man tayo, pero sama-sama natin as a community, as a spiritual family, i-celebrate at maalala, to remember the gospel of Jesus Christ, of what He did on the cross, that He has given His life for us by dying for our sin. At while we're doing that, I want to read from 1 Corinthians 11:27 to 28. It says here, "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord." Verse 28, "Let a person examine himself, then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself." Habang tayo po ay nagpre-prepare ng ating communion, or some of you na nakaprepare na, let's take this time to just really come to God and say, "Lord, if there's anything unworthy in my life, may pinapaalala kayo na nagawa ko, na sabi ko, na isip ko, Lord, we come to you in repentance, we confess our sin, and we receive the grace, Lord, to be received on the cross. Nung biniyaran mo, Panginoon, lahat ng kasalanan namin, lahat ng pagkakamali namin, lahat ng all of our regrets, God, you've paid them with your blood. So we remember them together. Thank you." First Corinthians 11:23-26. "For I receive from the Lord what I also delivered to you. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Why don't we all lift up the bread right now? Panginoon, salamat, Panginoon, sa tinapay na to na kumakatawan, Panginoon, sa katawan mo na nasira, nasugatan. For your body, God, that was bruised and was injured. You said in your word that by your stripes na na-receive mo sa katawan mo, we are healed. And we declare this healing, God, in our lives right now. We declare this healing, whether that's mental healing, God, from our anxiety, our healing, God, in terms of emotional healing sa mga tao na kasakit sa amin, or even physical healing, God. We declare this healing in our lives in Jesus' name, because you said it in your word as we partake of the bread. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Why don't we all partake of the bread? Verse 25. "In the same way, also he took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Let's all lift up our cups. Taas po natin ating mga inumin ngayon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa aming inumin, for this cup that is representing, Panginoon, kumakatawan, Panginoon, sa dugo. For your blood, God, that was shed on the cross. Yung dugo, Panginoon, na nagbayad ng kasalanan namin, Panginoon, na ipinalot mo sa amin at naglinis sa amin, Panginoon. That, Lord, whatever we think our worth is, God, it is your blood that is our worth. The blood of our Savior. And as we partake this cup, we are reminding ourselves of who we are and our value, God. And we're reminding ourselves, God, that, Lord, we are saved by grace. We are forgiven by grace. Not because of our work, not because how amazing we are, because finally, you become amazing, God, apart from you. But because of your blood, we are cleansed and we are made worthy to come to you. Thank you. And come to God the Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all partake of the cup. Thank you, God.
for this Sunday, that we're able, God, to still have communion and come together as a community. We honor your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Whew. All right. As we have talked about communion, we just reminded ourselves, as bilang isang community of what Jesus Christ has done on the cross, let this be a reminder for us as well of what of ano yung ibinigay ng ating Panginoon. In John 3:16, as we move to our giving, John 3:16, very familiar verse. Alam natin lahat ang verse na to. A lot of us have memorized this verse from when we were kids. For some of us, pero let me read this again, okay? I'm reading from ESV. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, or should not perish, but have eternal life. It was Jesus who gave. It was Jesus who gave Himself. He gave everything for us. And when we talk about giving, it's really just giving back what Jesus Christ has done. Meaning, He gave us everything. So even our finances, everything that we have really comes from God. And so when we give our tithes and offering, we're just really giving back to support the church, the workers, to support the mission that God is doing, to support the missionaries that we have all across the world, to support our campus missionaries, and to really see the advancement of His kingdom, especially in our city here in Las Piñas. Why don't we pray right now? Lord, we thank you for this privilege para i-worship ka, Panginoon, through our finances. Salamat, Panginoon, at itong account namin ay galing sa iyo at ibinabalik lang namin, Panginoon, to our tithes and offering. So, Lord, we honor you through this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, if you would like to know more at kung paano tayo magbibigay, here's the video. Hello po! Kamusta na mga taga Victory Las Piñas? Ako po si Sunny, isa lamang sa mga pastors ng Victory. At nais ko pong batiin ang bawat taga-subaybay natin, ang mga nanonood po. Hindi lamang dito sa Las Piñas, kundi sa mga iba't ibang lugar ng Kalakang Maynila, sa ating mga karating probinsya, at maging sa iba yung dagat. Alam niyo po, papasok na po ngayon ang mahal na araw. At alam ko pong ang bawat isa sa atin ay nag-iisip na ng kung ano. Yung iba medyo aburido dahil hindi nila magawa yung kanilang tradisyon na pumunta sa mga beach at maligo nakasama ang pamilya. Ngayon ba naman ay maaaring naiinis dahil yung mahal na araw, tapos na-lockdown tayo, hindi tayo makagala, tapos sobrang init. But anyway, ano man po ang ating sitwasyon, naniniwala po ako na basta ang Panginoon ay kasama natin, naroon pa rin po ang ating kasiyahan at ang ating kagalakan. At ngayon po ay samahan po ninyo ako sa muling pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa ikatlong yugto na ng ating serye na pinamagatan po natin Salt and Light. At sa araw pong ito, at actually sa dalawang linggo, ngayon at next week po, ay magkakaroon po tayo ng counting transition sa mahal na araw, at gagamitin pa rin natin ang aklat ng propetang Isaias sa pag-aaral po ng kanyang salita. At nakikita po natin mula doon sa sinimula nating ng sharing ito na ating pong ipinapatungkol ito sa ating social responsibility. And when we talk about social responsibilities, we're talking not just of the declaration, but we're even talking about the demonstration. So, ang una, ikalawang linggo, maging ang ikalima at ika-anim na linggo ng sharing ito ay ipapakita o itutuon po natin doon sa tinatag dating demonstration, pagpapakita ng ating responsibilidad socially. At ngayong linggong ito at sa susunod na linggo ay papakita naman natin yung declaration ng na konektado sa mahal na araw or
pari din po makita natin pareho ang demonstration at ang declaration. So, nais ko pong samahan niyo ako doon sa panahon na kung saan ang Panginoong Jesucristo nung sila po'y papalik sa Jerusalem upang mag-celebrate ng Passover, kanya pong inutusan ang kanyang dalawang disipulo na pumunta sa bayang daraanan, sa nayo na kanilang daraanan, at meron silang makikitang asno na nakatali. At sabi ng Panginoon na kunin ang asnong ito, at kung may magtanong man, ay sabihin kailangan ito ng Panginoon. At yun nga po ang kanilang ginawa. Now, just imagine with me, nung nadala na po ng mga nung dalawang disipulo ang asno sa Panginoon, ang sabi ng Biblia ay ang kanilang mga balabag, their cloaks, ay kanila pong hinubad at inilagay, isinapin doon sa asno para upuan ng Panginoong Jesucristo. At hindi lamang yun, yung iba naman po ay naglatag po sa karsada doon sa daraanan ng Panginoon ng kanila din pong mga palaban. At ang iba naman po ay pumutol ng mga sanga ng puno at karel din pong inilatag doon sa dadaan ng Panginoon. Alam po ninyo, in the Old Testament, ito po isang isang scenario na ginagawa po ng mga tao sa tuwing kanila pong meron silang ipapakilalang hari sa bayan ng Israel. So makikita natin, it has been a practice ever since. At nung pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, o yung tinatawag ng mga scholars na triumphal entry, makikita natin that prophetically, really, ito po ay pag-aayag ng Panginoong Jesucristo ang tunay na hari. Bagamat hindi po ito ang yung sa Isaiah, makikita natin hindi ito directly prophecy tungkol sa triumphal entry na ito, kundi ito'y kinuha sa aklat ni Zechariah. At kinuha din po bahagi doon sa chapter, if I'm not mistaken, chapter 26 ng Isaiah, ang bahagi nitong triumphal entry. So ngayon, titignan natin, ano po ba ang itsura ng hari na ito at paano ba maapektuhan ng kanyang paghahari ang sangsilukob o yung even the whole creation niya. And so, let me just bring to you the prophecy back concerning this king that will have a righteous rule and also in turn will restore whatever he has purposed here on earth. So if you're ready right now, I want you to click your smart Bibles. At kung kayo may gumagamit ng traditional nating Bible, turn with me to the book of Isaiah. Chapter 11, verses 1 to 5. Babasahin po natin. At ganito kong sinasabi. There shall come forth a shoot from the stump of David, and a branch from his root, and a branch from his root shall bear fruit. Verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel, and the spirit and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord, and he shall not judge by what his eyes see or decide disputes by what his ears hear, but with righteousness he shall judge the poor and decides with equity for the meek of the earth. And he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked. Verse 5. Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagbabasa pa ng inyong salita, at dalangin ko po tulungan niyo po kami sa tulong ng inyong Santong Espiritu na maunawaan ang aming pong pag-aaralan. Ibukas niyo po ang aming puso at isipan, at nang sa ganun, magkaroon po ng tamang pananaw ang bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin ngayon, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Now, just like what we always do, let me just give to you a short background nito pong ating binasa ang aklat ng Isaiah. Alam niyo po, ang Isaiah po ay nangangahulugang Jehovah is salvation. Ang Panginoon, si Yahweh, ang kaligtasan. Siya ang ating tagapagligtas. And at the same time, ito po rin yung key theme, yung susing tema ng buong aklat ng Isaiah. Ang pagliligtas po ng Panginoon. Si Isaiah po ay may dalawang anak. Si Shear Yashub, nang ibig sabihin, a remnant shall return, at si Maher Shalal Bash o Hash Bas, nang ibig sabihin po ay
quick to plunder. Alam nyo, grabe yung mga pangalan, no? Medyo ang hirap, bigkasin, ano? But anyway, ito pong dalawang anak ni Isaiah, actually, it speaks, it's a prophetic act and speaks of the nation, meaning ang Israel, the nation's judgment and restoration. Okay? Now, ito pong aklat na ito is or specifically itong chapter 11 is a messianic prophecy of the first coming of Jesus and His future reign. Now, and alam nyo po, nangako po ang Panginoon na yung kanyang bayang minamahal ang Israel na nahati, it was a divided nation, will one day unite and return to their land in peace. So, yun po yung background natin. And so, let me just submit to you my proposition ngayon pong umagang ito. That Jesus, the righteous King, will rule and restore in righteousness. At pahintulutan niyo po akong himayin natin unti-unti ang mga bagay nito. Una, ang Panginoon po ang ating righteous King. He is the righteous King. Ang sabi po sa verse 1 ng ating binasa kanina, there shall come forth a shoot. Ilagyan ko po ng underline yung salitang shoot. From the stump of Jesse and a branch, may underline din yan, from the roots shall bear fruit. Now, alin po, hindi po kaila sa atin, no? In the Old Testament, ang Israel po ay nahati between Judah and Israel. Dahil nung matapos po na si Haring Solomon ay maghari at nung namatay, doon nagsimulang mahati yung bayan ng Israel sa dalawa. At sila po'y hinusgahan ng Diyos dahil po sa kanilang kasalanan at dahil po sa kanilang pagre-rebelde sa Panginoon. Yun po ang dahilan kung bakit nahati ang bayan ng Israel. At meron pong pangako ang Diyos, lalo na po kay David, na hindi mawawala sa lineage doon sa henerasyon na darating pa ni David ang pagkakaroon ng hari. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos kay David dahil sa kanyang katapatan and because he's a man after God's heart is that not even one or lahat ng mga darating na henerasyon hindi pwedeng mawalan ng hari sa kanyang lipi. Yun po ang pangako ng Panginoon kay David. Kaya nga, makikita natin na dito sa prophecy na ito ay meron pong paghahambing na nangyari. You know, it is actually in contrast doon sa proud tree, sa mga mayayabang na puno na pinutol po ng Diyos at sa isang tender shoot, you know, tender shoot from a seemingly dead stump. Now, ang gusto ko sabihin bago natin basahin kung saan natin kinuha yung paghahambing na yun is this. Kung maalala po ninyo, a tender shoot seemingly from a dead stump that ang isa pong stump ay parang tuod. You know, isang punong pinutol na halos sa ugat. Kaya kung makikita natin, halos parang patay na rin ito dahil putol yung mismong puno na malapit doon sa pinakaugat niya. Ngayon, ang pangako ng Panginoon, ang kanyang prophecy is that mayroong uusbong doon sa parang patay na tuod sa lipi ni Jesse. Ngayon, sa Isaiah chapter 10, verses 33 and 34, dito natin makikita, ito po yung dalawang talata bago mag chapter 11. Okay? At sabi po rin, behold, the Lord God of hosts will lock the bows with terrifying power. The great in height will be hewn down. The great in height will be hewn down. And the lofty will be brought low. Now, it speaks of yung pride ng Assyrian army or yung kaharian ng Assyria kung saan sila po ang ginamit din ng Panginoon upang husgan to judge Israel. Kaya lang, itong mga Assyria ay yumabang na parabagang sa kanilang isipan. It is because of their might, it's because of their wisdom, it's because of them kung bakit nila nagapi at nasakop ang bayan ng Israel. Yun yung kinapapalooban nun. Now this is in verse 34, he will cut down the thickets of the forest with an axe and Lebanon will fall by the majestic one. Now what we can say is this, ito po yung isang gawa ng Panginoon. This is the Lord's doing. Bakit ko nasabi? Could you just imagine that from an almost dead stump, halos isang patay na tuod, isang usbong ang nakita ron hanggang ito ay maging isang sanga doon. Now, could you imagine that? From a dead stump, ano pa ba
na pwede nating ma-expect sa isang patay na tuod, no? Halos patay na tuod. Wala na. Naalala ko nung kami po ay nasa Antipolo nakatira, ang akin pong may bahay si Malu, ay nahilig po sa orchids. At ang dami pong mga kaibigan namin nagbigay sa amin ng tuod kung saan doon nila inilalagay yung orchids, you know? Sinisipulay, kinatali lang doon. Pero yun eh, patay na yung tuod na yun. At yun po ang pinakamagandang lalagyan ng orchids aside sa mga iba pang mga pinaglalagyan nila. No? Hindi ko na alam kung ano yung mga tawag doon. Pero yun yung imagine nyo, yun yung pangyayari. Halos patay na tuod, then all of a sudden, and it is because it's the Lord who declared, and it was a prophecy, na mula sa halos patay na tuod ay may isang umusbong na maliit na sanga, a tender shoot, hanggang sa ito'y lumaki at naging malaking sanga. If you would also remember in chapter 4, you know, nung last week, nabanggit po yung tinatawag nating a branch that is, or a beautiful branch, sa chapter 4, verse 2. From whom the royal authority of David lay dormant for 600 years. Now, dahil po sa sunod-sunod na naging kasalanan ng Israel, na makikita rin natin yung history, may mga matitino, mayroong hindi matino na hari, at karamihan ay yung hindi matinong hari, at dahil nga sunod-sunod yung mga nagawa kasalanan ng mga Israel sa Diyos at ang pagre-rebelde ng mga ito sa Panginoon, there was a gap of 600 years, almost a dominant, or sorry, a dormant royal authority dun kay David na akala nila wala na, that's it, tapos na, akala nila yun yung magiging huling hari na ipinangako ng Panginoon sa lipi ni David o sa lineage ni David. Pero hindi nila alam, hindi pa tapos ang pangako ng Diyos sa kanila. Hindi pa tapos yung talagang ultimate na hari na magmumula sa lineage ni David. So, a promise for the coming ruler to restore his people and his creation. Yun ang napapaloob sa pangakong iyon. Kaya kung babalikan natin triumphal entry nang sumakay ang Panginoong Hesukristo doon sa isang asno, sa isang mule, sa isang, sabi yung colt, isang parang batang kabayo, you know, something like that. No, yung triumphal entry na yun, makikita natin that he was riding in a donkey, in a mule. Now, again, history po ng Israel and even ancient histories, kapag po ang isang hari ay papasok sa isang kaharian, usually nakasakay ito sa isang napakalaking kabayo. You know, isang kabayo na talagang, you know, tawag nito ito, mga warring horse nakasakay doon. And valiantly, they are parading doon na nakikita ng mga tao ang pagwawagi na nakamtan ng haring iyon. But it was a total contrast sa Panginoon. When Jesus entered Jerusalem, though, you know, siyempre, alam ng Ama na siya ang magiging hari, pero ang mga tao, they don't have the idea. And yet, they were expecting na ang Diyos po ay magpapadala ng kanilang tagapagligtas ng Mesaya, ng isang ruler. But they never expected it to be Jesus. Why? Because when Jesus came, and when he was riding on a colt, or a mule, you know, the Bible says na yung mga tao, initially, no, naglatag po ng kanilang mga balabal, ng kanilang mga cloak, pumunto ng mga sanga, inilatag sa daanan, habang papasok ang Panginoon. And they were shouting, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Oh, by the way, the word Hosanna simply means save us. So it could be a praise, and at the same time, it could be a prophetic declaration or a prayer, should I say. Na naghahayag na Hosanna sa anak ni David. Ibig sabihin, iligtas mo kami, nangangailangan kami ng kaligtasan. Bakit po? Dahil nung panahon ngayon, sila po ang Israel ay nasakop po ng bayang Romano. And they were oppressed, they were, you know, some of them were became slave, and so on and so forth. Kaya nung pumasok ang Panginoong Jesucristo ron, is na nakasakay sa asno, it was a totally different scenario. Aside from, you know, compared to sa isang warring king, dito makikita natin, he came in humility and peace. Alam po ninyo, yung mule or even the colt represents peace. Metaphorically, ito po yung naghahayag ng kapayapaan. Ano po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba noong mga hari noon at noong pagpasok ng Panginoon is that, iba, you know, they came in with violence and they came in to
with an oppressive rule. You know, yun ang pagkakaiba. Samantala ng Panginoon, He came with peace and righteousness. So He is truly the righteous King. Now, obviously, this righteous King would have a righteous rule. Yun ang pangalawa. Kaya mula verse 2 hanggang verse 5. Sabi rin, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord, and he shall judge not by what his eyes see or decide disputes, by what his ears hear, but with righteousness he shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth. And he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked. Righteousness shall be the belt of his waist, and righteousness the belt of his loins. Now, sabi dito, the righteous rule is simply because the Son of God and the Spirit of God will administer its affair justly. Imagine that, ang anak ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay magkatuwang sa paghahari, sa paghahayag ng katuwiran sa kanilang nasasakupan. Now, sometimes, you know, if we're going to compare that situation sa panahon natin ngayon, you know, haven't you noticed, kahit na sinong maupong presidente, you know, we can never expect na he will, or any president natin will rule righteously. Sa katunayan, bawat pangulo na naupo, laging may nasasabing hindi maganda ang mga tao. Kadalasan nga, yung mga mismong nag-elect doon sa presidente, ang mismo rin magpupula sa presidente sa bandang huli. Walang pinagkaiba po sa Panginoon Jesucristo. When Jesus entered Jerusalem, there were people who were shouting, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And mind you, almost these same people who shouted praise were the same people also who shouted to Jesus, crucify him! Crucify him! Now, imagine this. Kung ang Panginoong Jesucristo na isang perfect na tao, marami pang ipinula ang mga tao, gaano pa kaya ang sino mang namumuno sa panahon natin ngayon? Of course, marami tayong pwedeng ipula sa kanila. Marami tayong mapupuna na hindi maganda sa kanila. You know why? Because they're simply human. Yun po ang sinasabi natin dito. Ngayon, it was a disappointment to many Jews noong panahon ni Jesus. Because they were expecting a political deliverer, isang talagang mandirigma, isang magaling na politiko na magpapalaya sa kanila, a warring king, somebody who will rule with an iron scepter. But what they saw is a humble, meek, merciful, and forgiving one judging with fairness. Yun ang kanilang nakakita. Kaya nga, nagulantang sila. Sabi, ito ba talaga ang hari na ating inaantay? You know? At ang mga bagay na ito na aking binanggit, ito po yung mga senyales, the signs of true righteousness. Yeah? He's even, you know, specifically judging with fairness, this is a true sign of righteousness. Kaya nga, again, the same people who shouted praise were the same people who shouted crucify him and who shouts who condemned him to death. Now, marami po ang hindi nakaunawa kung ano ang epekto nitong righteous rule ng Panginoon. Sa katunayan, the third part of this is the righteous restoration. Ano bang mangyayari with this righteous rule? Makita natin mula po sa verse 6 hanggang sa verse 9 ay inihayag po kung anong paghahari, paano siya ang mangyayari. Sabi po rin, the wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, the calf and the lion and the fatted calf together, and the little child shall lead them, and the cow and the bear shall graze, their young shall lie down together. And kung babasahin po natin, mangyayari ito? Para makikita na, imagine what was in the beginning when God created the heavens and the earth. Nung wala pang kasalanan, it was the same scenario. You know? And God wants to restore our world, even everything, in its original purpose.
there would be peace and harmony, there'd be safety, no fear. And the Bible says that the earth shall be filled with the knowledge of the Lord as the water covers the sea. Yun pong maganda. Yun pong magandang pinangako ng Panginoon. Could you imagine yung pong mga carnivore kasamang mamumuhay yung mga herbivore? You know, na imposible mo yan. Kumakain ng gabay isang halaman lang. Tapos magsasama yung mga bata, hindi matatakot na naglalaro kung saan nandoon ang mga ahas at ang mga mababangis na hayop. That would be impossible. And it is only God. Tanging Diyos lang po ang pwedeng makagawa ng ganun. What a peaceful picture. In fact, in Isaiah 32 verse 15, ito pong sinasabi, until the Spirit is poured upon us from on high and the wilderness becomes a fruitful field and the fruitful field is deemed a forest. Now look at this. Then justice will dwell in the wilderness and righteousness abide in the fruitful field. And the effect of righteousness will be peace and the result of righteousness, quietness and trust forever. Verse 18, my people will abide in a peaceful habitation, in secure dwelling and in quiet resting places. Wow! Let's dream together that this will take place only through the reign of the Lord Jesus Christ. Now, with all these things in mind, what's in it for us? Ano makukuha natin doon sa righteous King who rules righteously and who will righteously restore all things? In Romans chapter 15 verse 4, it says, for whatever was written in former days was written, para kanino? For our instructions, that through endurance and through the encouragement of the scripture, we might have hope. I love that. We might have hope. Somebody once said that if we do not know the history, then history would repeat itself. The judgment, you know, the chaos, the division, and everything. But thank God, there's also the promise of restoration. Ngayon, kung titignan po natin, there are so many disappointments sa ating paligid. You know, hindi pa nga tapos ang lockdown, nag-lockdown na naman, at ngayon makikita natin na ang mga tao, aburido na naman, lumalaganap na naman ang virus na, yung mga bagong variant and so on and so forth. And sad to say, you know, we were surprised to hear some of our close friends in the provinces who got COVID and died of this virus, na maging ang buong pamilya nila was affected, or even right now they are being affected. Hindi po biro ang ating kinalalagyan. They are full of disappointments, frustrations, chaos, difficulties. But you see, when I've read this Isaiah in chapter 11 and the reign of this righteous king and righteously restoring everything, you know, ang nakita ko is that it brings sadness and at the same time, gladness. It brings fear because of what had taken place because of sin and through judgment. And at the same time, it brings faith. It brings, you know, it shows us disappointments. And yet, it also brings us hope. You see, sin brought judgment into this world. But thank God, the death and resurrection of Jesus brought restoration. May pag-asa, mga kapatid. Kailan? Hindi ko po alam, sa aminin ko sa inyo. Pero alam kong hindi magsisinungaling ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kung siya po ay nagpanauli noong panahong iyon, mayroon pa rin pong pangako ang Diyos na pagpapanauli, the restoration na darating sa takdang panahon ng Diyos. And with this in mind, all of us, bawat isa sa ating mga Kristiyano, we ought to reflect what this righteous king brought. And what is that? Righteousness. Dapat pong makita rin sa atin ang tunay na katuwilan sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, mga hamon, challenges, and everything, we would still live righteously. Yun ang ating nararapat na mangyari.
Kaya nga makikita natin ang pinakabasihan ng ating sinasabi ngayon is that again, ang Panginoong Hesus Kristo, the righteous King, will rule and restore in righteousness. Tanging ang Panginoong Hesus Kristo lamang po ang pag-asa ng mga Hudyo, maging ng mga Hentil na katulad natin, mga hindi Hudyo. At nung sinabi po ng Panginoon, ang mga bagay na yun, ito po ay kinote din ni Apostol Pablo in the book of Romans chapter 15 verse 12. It says that, and again Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles hope. Praise God. And may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. We can only have hope in Christ. Yes, gumagamit po ang Diyos ng mga tagapanguna sa ating pamahalaan, but we can never truly place our full hope sa mga taong ito. You know why? Because, you know, sooner or later, they will still disappoint us because they are just human. Panginoon lang po ang kapagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. And He also promised that He will not disappoint you and me. And when we do that, when we put our hope in Christ alone, it says there na ang kagalakan at ang kapayapaan that comes from believing Him. Yun ang sinabi sa verse 13. You will be filled with joy and peace in believing. And when we do that, that peace and joy would result in an increasing hope. Isang lumalagong pag-asa, even in the midst of trouble. Mga kapatid, maaaring hindi maganda ang kinalalagyan natin ngayon. But I don't want you to lose hope. Maaari pa rin mabagong ang ating mga sitwasyon. Maging kinalalagyan ng ating bayang Pilipinas. Bakit? Dahil alam natin na ang Panginoon ang ating itinataas sa bayan ito. Ikaw at ako at lahat ng mga Kristiyano rito ay maaari pa rin manalig na may magandang inihahanda ang Panginoon sa atin. Kung kailan, hindi ko po alam, aaminin ko. Kung paano, hindi ko rin po alam. Pero masasabi ko, tanging kay Kristo lamang tayo makakatagpo ng tunay na pag-asa. Kaya, ang nararapat po natin gawin ngayon is, you know, hindi po tayo kapatawaran on behalf of the whole Filipino sa pagre-rebelde natin mismo sa Diyos, sa pagsuway natin sa Kanyang mga pinag-uutos at patuloy natin ipanalangin ang ating bayang Pilipinas, maging ang ating mga tagapanguna, na sila po'y mabigyan ng Diyos ng karunungan kung ano ang nararapat gawin para maibsan ang ating mga pag-iirap. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami po'y lumalapit sa inyo at humingi ng kapatawaran at nagsisisi po sa lahat ng aming mga kasalanan at pagsalungat sa inyong kalooban. Panginoon, una sa lahat kami po mga Kristiyano ay humihingi po ng kapatawaran na sa halip na aming ipanalangin ang aming mga tagapanguna. Minsan po kami po mismo ang naghahayag at nagsasabi ng mga bagay na hindi nararapat marinig mula sa amin. Nang dapat po namin ginagawa ay panalangin ang aming mga tagapanguna. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon. Dalangin ko rin po na ang pag-asa at ang pananatili, yung endurance and hope would just be in each and every one of us, O God. And Lord, as we lift up to you our nation, especially our leaders, O God, in every aspect ng aming gobyerno, we continue to pray for wisdom, knowledge, and understanding. God, hayaan po ninyo na isa-isang tabi muna ang politika at sama-sama namin hanapin ang inyong puso, ang inyong kalooban para sa aming bayan. At nagpapasalamat po kami dahil nasa inyo lamang ang tunay na buhay na pag-asa. And Lord, I even pray that may you be the stability of our times, na maging sa gitna po ng kawalan ng stabilidad, Panginoon, na maunawa namin sa inyo lamang namin, ikaw lamang ang tunay na stability ng aming
mga panahon, ng aming mga oras, O God. At sa oras po nito, Panginoon, inihayag po namin patuloy. Maghari ka, hindi lamang sa aming bayan, kundi maghari ka maging sa aming mga buhay. Inihayag namin na si Jesus ang Panginoon ng Pilipinas, ang Panginoon ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga ipinangako na inyong papapangyarihin sa inyong takdang panahon. At ito ang aming inaangkin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Wow! Grabe! Very powerful preaching by Pastor Sunny. Pastor Sunny, thank you sa buhay mo at salamat with how you're using that to really preach the Word of God. And we're really blessed. Would like to take this time as well to pray for the people who are watching. At kung tingin nyo, kayo yung kinakausap ng ating Panginoon and you haven't really given your life to Jesus Christ yet, hindi mo pa nasusurrender yung buhay mo sa Kanya, we'll take this time. Take this opportunity to come to Him as, you know, as we pray together. Sundan mo lang ako sa panalangin kung ikaw itong kinakausap ko at ikaw itong kinakausap ng ating Panginoon at God is tugging in your heart to enter into a relationship with Him. If this is you and you are in your private corner, great. Kung may kasama ka, find a private place where you can come to Him. Just follow me in prayer. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat that you have given your life on the cross. That you have lived the life I should have lived. You died the death I should have died. And after 3 days, you won over death and my sin. Na ipanalo mo, Panginoon, dahil sa iyong pagkamatay. Because you lived a perfect life. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Ngayong araw na to, hindi na po ako mamumuno sa buhay ko, kundi ikaw. At mula sa araw na to, Panginoon, ako'y sa iyo na. Salamat sa ginawa mo sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. If that is you and you prayed with us, we would like to encourage you to connect. Gusto namin kayong makasama. We would like to journey with you. We would like to walk with you. And we would like to know you, actually. So please do visit our website, bit.ly/VictoryLPConnect. I'll say that again. bit.ly/VictoryLPConnect. And we'd like, again, to know you. We would like to journey with you. At i-connect namin kayo with one of our Victory Group leaders. Alright? Also, if you have any prayers that you would like to share at gusto nyo may makasama sa pagpapanalangin, and if you have any praise reports, in fact, please do let us know as well. Please visit this website naman, bit.ly/VictoryLPPrayer. Kanina connect, ngayon prayer. Okay, that's bit.ly/VictoryLPPrayer. Ayan. Alright. Whew! Exciting season. Napakasayang linggo. But we will be ending this here, and if you know anyone who tingin nyo ay mabibless in the preaching of our word today, please do forward this to them, forward this live stream to them, alright? Why don't we all raise up our hands as we close? Lord, we thank you for your word. Thank you that you are righteous, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin. And thank you, God, that you are our worthy Savior. And because you are our Savior, you made us worthy, God, even though we were not. So declare and honor your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And we declare this. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, happy Sunday, guys, and we'll see you all next week.